guys, welcome back to my vlog. So, magkukwento lang ako guys about kung gaano kahirap ang LDR relationship. So, isishare ko lang kung sa gaya kong may asawang malayo, kasi isishare ko sa may mga gaya kong ako Pakistani yung asawa ko, tapos nandito ako sa Pilipinas, may dalawang anak. So, hindi ka nag-iisa, marami tayo. So, sa gaya kong LDR relationship, alam kong mahirap, diba? So, mahirap kasi lahat ng oras, lahat ng pagod, lahat-lahat na ay ikaw lang mag-isa na gumagawa sa anak mo. Yung asawa mo, wala kasi nasa malayo nga. So, maganda naman dun is, siyempre, nagsusuporta naman yung asawa mo, diba? So, kasi yung sa akin, alhamdulillah, nagsusuporta naman every month para sa akin, sa mga anak ko. So, ang kahirap lang ng LDR relationship is, yun nga, nasusolo mo lahat ng hirap sa mga anak mo. Kung may magkasakit, ikaw gabi, umaga, lahat-lahat na nampagod sa'yo lahat. So, tapos yung asawa mo nandun sa malayo. Marami kang iisipin kasi, naisip mo, saan kaya yung ano, kami din ba hanggang sa huli, or ano na kaya ang mangyayari sa amin, so ganyan, di ba? So, ako guys is, yung asawa ko ay lagi niyang sinasabi sa akin na kailangan lang be patient, sabi niya, kasi inshallah, pag in the right time, may mahanap na siyang magandang trabaho, so kukunin naman niya kaming mga anak niya. So, inshallah sa next year. Mahirap lang guys yung experience na LDR kasi ito yung for the first time na ma-experience ko. Kasi within 10 years kaming mag-asawa. So, ito yung pinaka naranasan kong mahirap kasi ito yung for the first time na nagkahiwalay kami. Lalo na may anak kaming dalawa. Kasi dun sa nasa Cheda pa kami, wala pa kaming anak. So, continuous 8 years and a half or 9 years is continue na magkasama kaming dalawa. Pero ngayon na may anak na kami, saka naman kami nakapaghiwalay. Kasi sa Saudi, yung company niya is isinin nga siya sa Pakistan kasi dapat kasi daw yung trabaho niya is para sa Saudi na. So, ako naman, hindi ko kaya mag-isa doon na may anak ako tapos nagatrabaho ako sa Al-Abir kasi mahihirapan din ako. So, ayun, sinabi ko na uwi na lang ako dito sa Pilipinas. So, pero bago ako umuwi dito, pinasama muna ako sa Pakistan. 3 months kami doon, nakatira kami sa hotel ng anak kong lalaki. So, that time yung buntis pa ako. So, ngayon guys, ang napakahirap na naranasan ko sa LDR is pag nagkakasakit kasi yung anak namin is lahat-lahat na yung pagod, hirap, lahat na is ako lang ang gumagawa. Yung asawa ko, pera lang ang maibigay, tapos wala na, di ba? So, kahit paano unfair din sa akin at sa mga anak niya kasi yung magkasama sila doon sa anak niya at saka yung asawa niya sa Pakistan. Pero lumalakas lang naman yung loob ko kasi lagi niyang sinasabi sa akin na huwag akong mainip at saka yung mga kapatid niya, na yung kapatid niyang isang babae, na maghintay lang ako kasi pupunta naman siya ulit sa ibang lugar para kami naman yung kunin niya at kami magkakasama. Iniho kasi sinabi niya na pag magkaroon siya ng pera is hindi talaga kami pauuwin dito kasi doon na kami gagawa ng bahay sa Pakistan. Ako naman gusto ko rin i-sacrifice yung mga anak ko kasi nahihirapan din ako pag dito sa Pilipinas kahit di ba marami tayong pamilya dito is siyempre mas hahanapin pa rin natin yung tatay ng mga anak natin lalo na pag si Kabib yung anak ko at saka si Hanya, tapos pag mag-aral di ba mas kailangan nila talaga yung tatay na nasa poder sila. So, inshallah, next year, hihintayin ko ang moment na yun. So, yan. Napakahirap yung relationship ng LDR kasi marami kang iisipin na, ay, saan kaya hahantong yung relasyon naming dalawa? So, kami din sa huli or baka may pwede pa, diba? So, yan, normal na yan, naiisipin mo. Kasi ako,
sa first time kong maging LDR sa asawa ko. Ngayon ko lang naisip na kami rin kaya sa huli. Ano kaya magtatagumpay din. Minsan kasi inisip ko na yan. At saka hindi yun maiwasan. Diba? So, kailangan lang pala maging positive mind at saka maging magtiwala sa asawa mo. Magtiwala ka sa kanya at positive mind, strong na lang. Diba? Para sa mga anak niyong dalawa. So, sa gaya kong malalayong mga asawa, hindi kayo nag-iisa, andito pa rin tayo, nandito ako na kasama nyo. So, ayan, maging matapang lang tayo, maging positive mind, at saka maging matiyaga, lalong-lalo na sa may anak, guys. So, kailangan natin tiisin ang lahat para sa anak natin. So, diba? So, ayan, sa mga LDR relationship dyan, kasi minsan, pag nag-open ako ng sa Facebook or sa video yung LDR relationship, tinitingnan ko lang talaga yun kasi nakaka-relate talaga ako kasi ang hirap ng LDR relationship, guys. Napakahirap, lalo na pag may anak kayo. So yun nga lang talaga, kailangan magtiwala ka sa asawa mo at kailangan na maging strong ka na lang sa mga anak mo at saka sa asawa mo, diba? So ayan.